Abu Umar, let's start our topics today. Many people they ask, I'm talking about non-Muslim. They may ask, sometimes they ask, they hear Islam, what is Islam? What is? So let's talk to clear or to explain to them. When we say who's Allah, first of all, then we'll talk about what is Islam and who's the Prophet Muhammad sallam. And I think this three questions will be asked in the in the grave. So تفضل أبو عمر. Who's Allah? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You know, Sheikh, alhamdulillah, sa ngalan ng Allah, mapagpalang mabagin, nawaing kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasahuling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya namang paypaan at sa lahat ng mga sumusunod sa kanya hanggang sa huling araw. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi. At nais namin ipaalam sa inyo, alhamdulillah, ay yung tinatawag na sino ba ang Allah? Kasi ito yung tatlong katanungan na ito yung napakahalaga sa isang tao sapagkat ito yung katanungan na isa sa katanungan na itatanong sa atin sa libingan. At isa dito, man rabbuka, sino ang iyong Panginoon? So, bilang isang Muslim, ang sagot ay nangangahulugan lamang sa paniniwala at pananampalataya, Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, man rabbuka, ma dinuka, ano ang iyong panuntunan sa buhay? Man nabiyuk, sino ang propeta na ipinadala sa inyo? So we say, Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, man nabiyuk, sino ang propeta? Ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangatlo, man dinuka, ano ang iyong panuntunan sa buhay? Pananampalataya, ang Islam. So pupunta muna tayo sa tinatawag na sino ang Allah. Maraming nag-iisip, nagsasabi na ang Allah daw ay Diyos lamang ng mga Muslim o Diyos lamang ng mga Arabo o Diyos lamang ng mga tao dito na nagsasalita ng Arabic language. Ngunit, subhanallah, ang sinasabi nating Allah, subhanahu wa ta'ala, siya yung nag-iisang tagapaglikha, siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang kukuha ng buhay, siya ang maghukom sa atin, siya ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Sasamba ka sa ibang Diyos, maliban sa Allah, siya pa rin ang mabibigay sa iyo. Sasambahin mo siya, o hindi mo siya sasambahin, siya pa rin ang tagapaglikha. Kung hindi mo siya sasambahin, hindi siya mababawasan. Yan ang kadakilaan ng Allah. Kung sasambahin mo siya, hindi rin siya madadagdagan. Unang-una, siya mismo ang nagsabi ng kanyang pangalan. He said, innani ana Allah. Siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan. Ana Allah. Siya ang Allah. Katotohanan, ako ang Allah, sabi niya. La ilaha illa ana. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa akin. Fa'budni, sambahin niyo ako. Wa aqimis salata li dhikri. At ito yung mag-alay kayo ng pagdarasal para sa palagyang pag-alaala sa akin. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismong nagbigay ng kanyang pangalan. Hindi mo pwedeng ibigay o hiambing ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. One of the greatest belief na isang Muslim, yung kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mga Muslim ay naniniwala na ang Allah ay nasa taas ng kanyang mga nilikha. At sinabi niya, Ar-Rahmanu alal ars istawa. Ang Allah ay nasa taas ng kanyang trono ayon sa kanyang kadakilaan. Hindi pa ba natin yan mabigyan ng pansin? Na ang tagapaglikha natin ay labas sa kanyang mga nilikha. Hindi pa ba natin pwedeng tanong sa sarili natin, sa mga hindi Muslim, na ang tagapaglikha na nagbigay sa iyo ng buhay ay wala dito sa mundo. Ngunit ang kanyang kaalaman, ngunit ang kanyang kadakilaan, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nandito sa atin. Sino nagbigay ng buhay? Siya. Sino kukuha ng buhay? Siya rin. So pag sinabing sino ang Allah ay yung nag-iisang Diyos. La ilaha illa ana. Walang Diyos na karapat dapat na sambahin maliban sa akin. Fa'budni. Sambahin niyo ako. Pero mo sinabi niya, sambahin niyo ako. Wa aqimis salata li dhikri. At yan, so that, kayo ay parang ito yung pag-aalaala natin sa kanya. So ang pagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, only second of time, yung breathing natin, dapat natin pasalamatan ng Allah. Hindi yung kanyang mga nilikha. Ang pagkakaiba ng Islam sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga hindi Muslim na naniniwala sa nilikha ng Allah ay ito. Sino man ang nilikha ng Allah na sasambahin mo,
wala siyang karapatan. Si Jesus, si Moses, si David, si Aaron, si Ibrahim, si Ismail, si Muhammad, sumaka nila nawa ang kapayapaan. Wala silang karapatan na sambahin ang Allah lamang. Kagaya sa sinasabi ng mga Muslim, La ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. So maliban sa Allah. So only one God. And this is name, His name is Allah, subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. Umar, I think 2 weeks ago, last week you were in the hospital. Yes, alhamdulillah. I want to hear, something that you learn while you are in the hospital. Because Muslim, every time when he passed by some trials, he learned something new. Subhanallah. You know one thing only, Sheikh, that I was in the hospital. I am questioning myself. When I was at that moment of, they said that the moment of life and death. Subhanallah. I am asking myself, what good deeds that I done in this life? And alhamdulillah, the one who gave me a good feelings at that time is, I said, Allah subhanahu wa ta'ala knows that I am working with Him. I am worshipping Him alone. This is the only flag that I stand. Inshallah, in Yawm Al-Qiyamah, that I stand, that I am working, and I worship Allah subhanahu wa ta'ala. If He take my lives, this is for Him. Alhamdulillah. So meaning the Tawheed. The oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. At that moment when I was dizzy and life and death is coming to me, alhamdulillah, the only thing that reminds me, alhamdulillah, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. As a believer, we have to thank Allah subhanahu wa ta'ala for what happened to us because this is one of the purification that He gave it to us. And this is, I think, the Iman bil Qadar, to believe yes, in destiny. Alhamdulillah, alhamdulillah. Then you have to believe that this is Allah subhanahu wa ta'ala's destiny that it what happened to you. But you cannot question Him. Yeah, subhanahu wa ta'ala. Yes. But sometimes during trials that you feel are close to Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. And did you lose hope while that time? No, I didn't lose hope. Because alhamdulillah, He said, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, He said, Man kala la ilaha illallah qabla al-maut, dakala al-jannah. Allahu Akbar. He said, Whoever worship Allah subhanahu wa ta'ala, say there is no God worthy of being worshipped except Allah, and then you die, you will enter paradise. Meaning this is the positive that I have in my mind and I have in my heart, that, oh Allah, if you take my soul, I know that you are the only one that I worship you, Allah. Alhamdulillah. So you feel that Allah close to you because you were close to Him yes, during yes, your alhamdulillah, life. Alhamdulillah. And this we could say that Islam is, go ahead with you every time in your yes. life. If you are in prosperity or if you are in That's trials, yeah. if you are in bad or good condition, you feel that you are close to Allah subhanahu wa ta'ala and it helps you to heal. Or you see, to heal. There is sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him. He said, if you are in trouble, you have to be patient. And second, you have to thank Allah subhanahu wa ta'ala and ask Allah solution for your problem. But if you are in a good position, you have to thank Him for the mercy and you have to do good deeds, more good deeds, so that Allah will give you and accept your deeds. Alhamdulillah. So this is one of the blessings of Islam. Yes, this is one of the blessings and let's say one of the beautiful things that you find in Islam. Experience. Yeah, alhamdulillah. The acceptance and the Kabbalah, acceptance and alhamdulillah and peace of mind. Alhamdulillah. You find that peace of mind because you know that it happens from Him, from Allah subhanahu wa ta'ala, and He will not put you down. Yes. Even if you die and He knows that you were a good believer, that He will guide you to paradise, to Jannah, inshallah ta'ala. Jazakallah. Ameen. Okay, Abu Jibril, I will move to you, then I'll go back to our Lulu, Abu Umar. in respect, not in age, but in respect. Many people, let's say, especially because you are talking to Filipinos, that most of them, they are Christian. And they believe that Jesus Christ, Isa alayhi salam, he was son of God, and times they call Him that God, or the Trinity, and it's not yes. clear for them. And most of them that they think that Muslim, they don't believe in Isa or Jesus Christ. So let's first of all to talk about what was the real message of Isa alayhi salam. Okay, Sheikh Nasser.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Una-una, binabati ko ang ating mga tagapanood sa araw na ito ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katulad ng nabanggit ni Sheikh Nasser, actually, marami ang, ito'y bahagi din ng mga tinatawag na mangaling pag-unawa o yung sinasabing misconception sa mga Muslim, na kung saan ay inaakala ng mga hindi Muslim, particular ang mga Kristiyano, na ang mga Muslim ay hindi naniniwala kay Hesus Kristo. At sinasabi nga nila na ang mga Muslim, o kabilang doon sa paniniwala nila, na ang mga Muslim ay sinasabing mga antikristo, gawa nga ng kaiba ang paniniwala ng mga Muslim doon sa paniniwala na pinangahawakan ng mga Kristiyano. Katulad halimbawa, sa Kristiyanismo, katulad na nabanggit ni Sheikh Nasser kanina, pinaniniwalaan nila na si Hesus Kristo di Umano ay isa doon sa tatlo na sa sinasabing Trinidad o sa Trinity at sinasabing anak ng Diyos. So sa Islam, unang-una, ito ay may kaugnayan din doon sa sinabi ni Brother Muhammad kanina, ang pinakapangunahing paniniwala ng mga Muslim, at ito'y katiyakan nga na, o ito ay ang unang-unang haligi ng Islam, at maraming ulit ito na binanggit ni Abu Omar kanina, yung tinatawag na paniniwala lamang sa tunay na nag-iisang Diyos, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang tunay na nag-iisang Diyos, kinikilala siya ng mga Muslim kung paano niya kinilala ang kanyang sarili. At nakilala siya ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang mga mensahero, na ang lahat ng mga mensahero nito, ang lahat ng mga propeta na ito ay sumasamba at kumikilala lamang sa kanya bilang nag-iisang tunay na tagapaglikha o bilang nag-iisang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin. Ang mga propetang pinadala na ito ay ang unang-una na pinaniniwalaan ng mga Muslim dito ay katulad ng bawa si Adan. At alam natin na si Adan bilang unang-unang tao na nilikha ng dakilang tagapaglikha sa pamamagitan ng salita, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala kung may nais siyang gawing isang bagay, ito ay madali lamang sa kanya. Hindi niya na kinakailangan pang magsaan yung kanyang nilikha. Lahat ng kanyang nanaisin, lahat ng kanyang itatadhana, magsasabi lamang siya ng maging at mangyayari nga. So si Adan, nilikha niya sa pamamagitan ng salita, ng pagsasabi ng kun, fayakun, at ng ibig sabihin ng kun, maging, at nangyari nga. At sa pamamagitan ni Adan, alam natin yung kasaysayan na sa pamamagitan niya ay nagmula ang iba't ibang uri ng mga tao. At kaya nga sa Islam, siya ang sinasabing unang-unang propeta. Lumitaw din sa lahi niya ang iba't ibang mga uri ng propeta na pinadadala sa lahat ng mga panahon upang magturo ng tamang pagkilala at pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos, siyang Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga lahing ito ay, nabanggit nga kanina, ay si Jesus o si Isa sa Arabic na anak ni Maria. So sa Islam, ang paniniwala ng mga Muslim kay Hesus Kristo ay isang dakilang sugo na nilikha rin ng tagapaglikha sa pamamagitan ng salita, katulad ng paglikha kay Adan. Malinaw na mababasa natin sa banal na Quran na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحًا مِنْهُ. Siya ay nilikha, siya ay isang salita ng ating dakilang tagapaglikha sa sinapupunan ni Birhing Maria, at siya ay pinagkalooban ng espiritong mula sa dakilang tagapaglikha. Ang pagkakalika kay Hesus Kristo ay katulad din ng pagkakalika kay Adan. Kaya naman, makikita natin uli sa mga talata ng banal na Quran na sa paningin ng dakilang tagapaglikha, ang pagkakalika niya kay Hesus Kristo ay katulad ng pagkakalika kay Adan. Ang lahi ni pinagmulan ni Hesus Kristo, kung titignan natin, ay ang lahi ni Virgin Mary. At ang lahat ng mga ito, lahat ng mga lahi na ito ay mula sa mga matutuwid na tao. Sila ay mula sa lahi ng mga propeta, silang lahat ay sumasamba at kumikilala sa nag-iisang tagapaglikha. Sa makatuwid, makikita natin na ang paniniwala ng mga Muslim ay paniniwala din ng mga naunang mga propeta na ito. Yaon ay kumilala at sumamba lamang sa tunay na nag-iisang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ganap na makikita natin ang katangian ng dakilang tagapaglikha kung atin lamang pag-aaralan ang mga aral mismo na ipinagkaloob sa atin ng ating mga propeta, mga sugo na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dahilang sila ay walang salungatan sa paniniwala, wala silang salungatan sa katuruan, sila ay nanggaling lamang sa isang tagapaglikha, at kaya naman tumutugma ang bawat isa sa aral na sumamba at kumilala lamang sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dito natin makikita, mga kababayan, mga giliw na tagapanood,
na ang lahat ng mga propetang ito, maging si Jesucristo, kung titingnan natin, siya ay hindi tumanggap ng o hindi nagturo nung kapanahunan niya na siya ay karapat dapat sambahin. Magkos ang katunayan nga nito, maging sa Biblia, maging sa Quran, maliwanag ng inaaral ni Jesucristo ay sumamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos. Napakaraming mga talata sa banal na Quran, merong at least mga 3 hanggang 4 na mga talata sa banal na Quran, makikita natin meron sa chapter 3, meron sa chapter 19, meron sa chapter 5 na banal na Quran, na kung saan si Jesucristo ay nagsabi ng Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Fa'abuduhu hada siratu mustaqim. Ang kahulugan niya, katotohanan ang Allah ang aking Panginoon. Sambahin niyo siya, ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon. Sambahin niyo siya, ito ang tuwid na landas. Ganun din kung makikita natin kung ating gagamiting batayan ang mga naunang kasulatan, si Jesucristo ay walang ibang inaral. Ang kanyang aral ay ang panitilihin ang aral ng mga naunang propeta. Sa katiyakang si Jesucristo bilang isinugo sa angkan ng Israel bilang propeta, siya ay naniniwala at tinapatupad o nagpapatupad ng aral ng naunang propeta, katulad na limbawa ng aral ni Moses. Makikita natin sa mga talata ng Biblia na kung saan si Jesucristo ay nagsabi, hindi siya naparito o hindi ako naparito, sabi niya, para baguhin o sirain ang batas. Naririto ako upang ipatupad ito. Ano ang batas ni Moses? Makikita natin sa Deuteronomy ng Biblia na kung saan ang Diyos ay nag-iisa lamang na karapat dapat sambahin at wala kang ibang dapat sasambahin. At sa Marcos 12:29 ng Biblia, si Jesucristo ay maliwanag din ang sabi, katugma ito nung talatang binanggit ko kanina, na kung saan, nung si Jesucristo ay tinanong ng pangunahing batas, siya ay nagsabi, pakinggan mo Israel, ang Diyos mo at ang Diyos ko ay nag-iisa, at inyong sambahin ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaisipan. Kaya nga dito makikita natin, at marami pa sa mga gawain ni Jesucristo kung ating babatayan ang Quran, ganun din at ang Biblia, mga gawain ng pagsamba na kumikilala lamang sa tunay na nag-iisang Diyos, at wala tayong makikita na anumang talata sa Biblia o sa mga naunang kasulatan na si Jesucristo ay nagturo sa tao o nangaral sa tao na siya ay Diyos na sambahin o anak ng Diyos na karapat dapat sambahin, bagkus maliwanag batas sa mga kasulatan na siya ay nangaral na meron lamang tunay na nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin at siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pinakaaral ng Islam, ang kumilala at sumamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos at dito nakabatay ang magiging kaligtasan ng isang tao sa kabilang buhay. Jazakallah khair. I did not understand, but I believe that it's essential. Yes. Jazakallah khair. طبعا الاخبار الجميله والبشائر الجميله قبل قليل شيخنا الشيخ نوح يبلغني عن اثنين من الان نطقوا الشهاده عند الشيخ. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا اياهم على الدين. لنذكر بحلقه الاسبوع الماضي ستكون مثيره في ضيفها وفي يعني وفي محاورها وموضوعها. فستكون ايضا لمن يتحدث باللغه الانجليزيه او الفرنسيه او الاسبانيه او الالمانيه، يعني من يعرف احد يتحدث احدى هذه اللغات يعني يبلغهم من الان يا اخواني، نريد من الاخوان ان يعني ينشروا هذا الامر، يتابعون على الله سبحانه وتعالى يفتح بصائر قلوبهم، وساعلن عن اسم الضيف في اخر الحلقه، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به. ابو عمر I will go back to you. So we were talking about who's Allah because we said that. Everybody will be asking after he will be buried, after his, yes. while he's in grave, 3 questions. Yeah. Who's your Lord? Who's your God? What is Islam? Yeah, what is your religion? What is your religion? And who's your prophet? Prophet, yeah. So those who was worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and they believe in Islam, which we say that Islam, it was the religion for all the prophets and the messengers. And they accepted Muhammad as the seer and the last prophet. Those who will pass this exam and they will be safe. But what about those people who will hesitate? Because many people, they will not answer that question. What will happen to them? Surely they will go to hellfire. Yes, this but did you talk about Umar and Tagar? Did you talk about yes. this question? Did you explain to them that? Yeah, now, I will explain the second one. Okay. What is Madinuka? The deen or the religion. Because now we know the questions and we know the answers. Yes. But those who denied it or who refused to accept or to practice, they will not answer. That's true. Actually, the most misconcepted religion or deen, or way of life on earth is Islam. Misconcepted. Why? Because many people, they base their... their mentality, they base their attitude, or they base their points to the deeds of the Muslim.
Like for example, many people they said, ah, this is Muslim, they do this, they do this. So it's wrong. They do that, it's wrong. So alhamdulillah, Islam first. What is the meaning of Islam? This is one thing that we have to know, what is the real meaning of Islam. Ano ba ang kahulugan ng Islam? Unang-unang Islam, Islam is not only a religion. This is one of the difference between Islam and many existing religion as of now. Because they said, if you say that this is a religion, religion connotes only with the spiritual aspect of a person. Meaning the teaching of a religion is to teach you how to perform your prayer to God, how to deal with them in good manners, how to be a position or whatever. This is only the meaning of spiritual aspect as a religion. But in Islam, you mean? Yes. So could you consider that Islam is a complete system of life? Yes, yeah. But Islam, if you say Islam, Islam is a complete way or complete submission to the will of Allah. Subhanallah. Meaning Islam composed of spiritual, emotional, social well-being, sexual, also material. So itong lahat ng ito ay itinuturo sa Islam. This is between the essence of Islam. Meaning, what is the real meaning of Islam? Islam is a peace between the Creator and the creation. Meaning, Allah subhanahu wa ta'ala provided us guidance to have our peace between our heart and our soul to Allah subhanahu wa ta'ala. So is the meaning of Islam, one of the meaning is peace between the Creator and the creation. The second meaning of Islam is the way of life. To Tagalog? Yes, okay. Ang unang kahulugan ng Islam ay kapayapaan. Kapayapaan na nagmula sa Allah at ibinigay niya sa atin bilang mga nilikha. And the second meaning of Islam is way of life. Panuntunan sa buhay. Nasasakop niya yung buong kautusan, buong pagkatao ng isang tao. It's not only a religion because like sinabi ko kanina, ang relihiyon ay nagtuturo lamang ng spiritual na aspeto ng tao. Ngunit ang Islam ay nagtuturo ng lahat. Even though in Islam, some people they think sexual intercourse with the wife o yung pakikipagtalik sa asawa is not a good thing to be in the TV, for example. But alhamdulillah, in Islam, Islam teaches us how to perform it. Islam teaches us the way we perform it. Because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he teaches all our life, our way of life, based on Islam. Based on kung anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yun ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why Islam is a complete way of life. Ang kahulugan nito sa Tagalog is, ang Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa nag-iisang Diyos ang Allah. So kung hindi ka sumusuko, you are not Muslim. Kaya nga, ang Islam is pagsunod. Ang mga Muslim na nilikha ng Allah ay sumusunod. Pagsuko, ang mga Muslim ay sumusuko. Pagtalima, ang mga Muslim ay tumatalima. That's why, one point, isang point ito sa Islam na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na. We hear and we obey. Meaning, ang Islam na ibinigay sa atin, ito lang ang Islam, ito lang ang panuntunan sa buhay na tatanggapin ng Allah. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabi niya, inna dina andallahi al-Islam. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, only Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima, ang kanyang tatanggapin. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلْيُقْبَلْهُ. Kung sino man ang maghangad ng ibang pananampalataya, ibang panuntunan sa buhay maliban sa Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin. That's why babalik ako dun sa sinabi ni Sheikh Nasser, anong mangyayari sa tao kung hindi niya masasagot sa libingan, man rabbuka, madinuka, man nabiyu. Kung hindi mo masasagot kung sino ang iyong Panginoon, which is ang Allah, sino ang ano ang iyong panuntunan sa buhay, which is ang Islam, at sino ang propeta na pinadala sa iyo, kung hindi mo masasagot to, surely pupunta ka sa impyerno. Bakit? Because hindi tayo pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ito ay hindi natin sinunod, we will be among the loser. Kagaya sinabi ng Allah, inuulit ko, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ مَدِينًا. أحبتي في الله نريد أن نجد تذكير من أراد أن نقول الشهادة على الهواء الاتصال على المشايخ الكرام اللي معنا آدم ديزون أو خالد جوزمان ومحمد كروز ثم بعد ذلك سيقومون الأخوان باستقبال الاتصال وإدخاله علينا على الهواء نطق الشهادة لمن أراد أن يكون معنا ونشر السعادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا إياكم في الدارين
طبعا قبل أن أنسى طبعا سأذكر سؤال الحلقة. أنا ذكرت معلومة في أول حلقة. سؤال الحلقة سيكون عدد الذين أسلموا خلال الأسبوع الماضي، يعني بعد الحلقة التي مضت كم عدد الذين أسلموا خلال الأسبوع الماضي أو بعد الحلقة التي مضت عدد من أسلم، وذكرت هذه المعلومة في بداية الحلقة، والجائزة كما ذكرت ميني باد. معنا اتصال يا أخوان. سم أعطونا الاتصال يا أخوان. نستر أبو عمر، السلام عليكم. حيا الله الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو مصعب. حيا الله شيخنا. حياك الله وضياكم. الله يحييك يا شيخنا. سم يا شيخ. أنا الآن حياكم الله، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. آمين. أنا عندي نستر وكريستيان سيعلنون إسلامهم الآن على الهواء مباشرة. أنت في مكتب الدعوة الباطحة يا شيخ نوح الآن. أي نعم أي نعم. الله يثبتنا وياكم ويسلم عليكم في دعوتكم. وأبشرك أن العشرات بل المئات ممن يشاهد يستمعون إلى الحلقة ويشاهدون في منطقة البطحة على الهواء مباشرة. أنتم الآن تبثون الحلقة في الهواء يا شيخ. أي نعم. في البطحة. نعم. على الشاشة الموجودة عندكم. نعم. الله سأل الله أن يوفقنا وإياكم ثبتنا على طاعته. نفع الله بكم شيخنا. أسعدنا أسعدك الله في الدارين. نعم. تفضل نستر معك. أبو عمر. نستر كم استقيو؟ Hello. Hello. مجنن قبي. مجنن قبي فو. ready ka na ba na mag-embrace ng Islam? Apo. Magandang. Masya Allah. So, wala kang gagawin Nestor kung di susundin mo lang yung sasabihin niya sa wikang Arabic. At pagkatapos nun, ikaw ay Muslim na. Ang kahulugan nun, ikaw ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ikaw sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo alipin ng Allah. Pagkatapos nun, Muslim ka na, inshallah. Apo. Ready ka na ba? Apo, apo. Saan kayo sa atin? Sa Bicol po. Bicol, mashallah. Well, welcome, sir. Okay. Assalamu alaikum, brother Nestor. Bicol po, Bicol. Bicol, ah. Bicol. Okay. Kamusta, bro? Okay naman po. Okay. Ready to be Muslim? Alaykum po. Are you ready? Okay lang po. Okay. I will say shahada, the testimony of faith, slowly, word by word, and you repeat after me. Okay. Say ashhadu. Repeat after me, bro. Ashhadu. Ashhadu an Ashhadu Allah ilaha ilaha illa Allah illa Allah wa ashhadu illa Allah wa ashhadu anna الله أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله. Okay, congratulations, brother. Congratulations. لبس الأخوة يقصون على الصوت عندهم، الله يجزاهم الجنة. نسأل الله يثبت، جزاكم الله خير. Okay, بس لو الأخوان يقصون على التلفزيون عندهم في المكتب جزاهم الله خير. سم معنا. كريستن ها؟ كريستن. أبو مصعب الله لا يهين قصر الصوت التلفزيون يسمعونه من الهاتف. أبشر أبشر. جزاك الله خير. أنا نطلب ما نأمر أنت تأمر علينا يا شيخنا. سمع يا شيخ أبو عمر. يس كريستيان كم استقى يو؟ هلا با أوكي نمان با كريستيان ها سو غيون مجيجين مسلم كنا أوكي نمان با أوكي سو ريدي كنا با نمج إمبريس ان إسلام أبا أبا سان كاي ساعتين كريستيان سا بامبانغا با بامبانغا ما شاء الله from other wing of the Philippines ما شاء الله أوكي لتنا تفلاي. Yes, brother, wala kang gagawin kung di susundin yung sasabihin ni Sheikh Nasser. Pagkatapos okay, noon, inshallah Muslim ka na. Okay. Okay, okay bro, say ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, brother. MashaAllah. Abu Marra, we want to encourage our dear viewers that who is hesitating to accept it now. Yes. Okay, kung sino man sa ating mga taga-panood ngayon, inshallah, you're most welcome. Kayo ay
inanyayaan namin na tumawag lang sa amin sa telepono, merong tele tumatanggap ng mga tawag ninyo, at inshallah ay entertain namin yon at pwede kayong mag-embrace ng Islam kahit na sa telepono ngayon. Maraming salamat. Okay. Would you please, I will go to you now, brother. You know, as we said in the beginning, that many people, they have big misconception about Islam. And they are saying awful things about Islam. One of the things that they are saying that is Islam is humiliating the woman, not respecting the woman. Is it true? Okay. Actually, Sheikh Nasir, inshallah, we'll just talk in Tagalog. Since the majority of our viewers are Filipinos, for the benefit of our viewers, inshallah. So katulad ng binanggit ni Sheikh Nasir, isa na naman ito sa mga tinatawag na mga maling pangunawa o misconception sa Islam at ganoon din sa mga Muslim. Na di umano, ang mga Muslim ay kanilang tinatanggalan o walang karapatan ang mga kababaihan sa Islam. Pero actually kung atin lamang bibigyan ng pansin at lubusan nating pag-aaralan ang pinakaaral ng Islam, kinakailangan lang talaga dito ay yung bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng tamang pag-unawa, hindi yung kung ano lamang ang mga naririnig natin, particular sa mainstream media, na kung saan sinasadya nilang talagang siraan ang Islam at ganoon din ang mga Muslim. Pero sa totoo lang, wala nang iba pang relihiyon na umiiral sa kasalukuyan na nagbibigay ng ganap na paggalang, pagmamahal, proteksyon, pangangalaga, at karapatan sa mga kababaihan maliban lamang sa Islam. Kaya naman, kung atin titignan ang ilan sa mga magagandang karapatan na ito at mga pangangalaga sa kababaihan, taliwas doon sa mga sinasabing tinatawag na pagtanggal ng karapatan sa kababaihan, kabilang dito di umano yung kawalan nila ng kalayaan daw na kumilos ng ayon sa kanilang kagustuhan, yung pagsunod doon sa modernong pananamit, at yung sila daw di umano ay walang kalayaang lumabas ng bahay, walang kalayaang magpunta kung saan, walang kalayaan na magtrabaho, sila daw ay yung sinasaktan ng kanilang mga kalalakihan at sinasabi pang ang mga kalalakihan daw ay nakaihigit kaysa sa mga kababaihan sa Islam. Subalit ang lahat ng ito mga kababayan ay taliwas doon sa pinakaaral ng Islam. Unang-una, kaya sinasabi ng karamihan na ang mga babae ay walang karapatan dahil doon sa nakikita nila na inuutusan sila na maglagay ng yung tinatawag na sa Arabic na hijab. Pero kung sa tutuusin mga kababayan, ang hijab na ito ay ipinag-utos ng dakilang tagapaglikha. Kasi sa Islam, ang mga aral ay hindi lamang ito basta gawa ng tao o nakaayon lamang sa mga partikular na grupo o kagustuhan lamang ng partikular na mga tinatawag na leader ng isang mamamayan, sa mga pinuno o sa mga sinasabing mga politiko. Subalit ang pinagkukuhanan ng aral ng Islam mga kapatid ay ang banal na Quran na kung saan ito ay direktang inutos, isang revelation, utos na galing mismo sa dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinatupad at isinabuhay, itinuro naman ng kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin ang mga utos na ito actually sa chapter 24 naman ng Quran. Ang reference nito kung titignan natin ay sa chapter 24 verse 31 at meron pang isa sa chapter 33 sa Surat Al-Aqsab verse 59 na kung saan pinag-uutusan ang mga kababaihan na kanilang takpan ang kanilang mga sarili at takpan ang kanilang mga alindog upang nang sa ganun ay hindi ito makatawag ng pansin na mapangalagaan nilang kanilang dangal at upang nang sa ganun sila ay mapag-ingatan laban sa mga pagnanasa ng mga tao. Dito mga kababayan, inuutusan sila na takpan ang kanilang mga sarili doon sa mga taong hindi nila kaano-ano maliban lamang of course sa kanilang asawa, sa kanilang ama, sa kanilang tiyuhin, sa kanilang pamangkin, sa kanilang kapatid, doon sa mga maaring doon sa mga kalalakihan na wala ng mga pagnanasa at ganun din doon sa mga tinatawag na mga alipin at ganun din doon sa mga bata na hindi pa dumarating doon sa punto ng pagnanasa. Dito makikita natin kung bakit pinag-uutusan ng mga kababaihan na takpan nila ang kanilang mga sarili sa dahilang normal lamang na ang mga lalaki ay kumukuha ng pagkakataon na magkaroon sila ng tinatawag na pagkakataon doon sa mga kababaihan na hindi nila kaano-ano. Ito ay nagsisilbing pangangalaga sa kanila dahil ang halintulad ng isang babae sa Islam, mga kababayan, ay halintulad ng isang napakahalagang diamante. Alam natin na kung meron kang diamante, ito ay ililihim mo, itatago mo, hindi ito open for everybody. Gagawin mong lahat ng magagawa mo na ito'y mapangalagaan laban doon sa mga magtatangkang kumuha sa kanya.
Ang kababaihan sa Islam, mga kapatid, ay daig pa ang isang napakahalagang diamante. Hindi sila basta-basta lamang pinababayaan ng ganun at hindi lamang pinapayagan kung sino mga kakalalakihan na uupo sa kanilang harapan, makikipag-usap sa kanilang harapan, na kadalasan alam natin na ang hindi nila kano-ano ay talaga magnanasa sa kanila. At natural lamang dahil ang mga tao ay mayroong attraction sa kanila, mga kalalakihan may attraction sa kanila, particular sa kanilang muka, ito yung nagsisilbing pangangalaga sa kanila upang nang sa ganun hindi sila mapalapastangan, hindi sila mapagsalamantalahan, katulad ng nakikita nating nangyayari sa ibang bansa na kung saan kung ang babae ay magsusuot nang ayon sa idinidikta ng mga tao sa kanila, na di umano ay merong epekto ito doon sa psychological ng isang tao na para i-display niya ang kanyang katawan, kadalasan sila ay nababastos at sila pa ang nagbibigay. Nakikita natin na kapag bibigay ng motibo upang nasa ganun sila ay lapastanganin, sila ay gawan ng immoral na bagay na nagiging dahilan sila ay ma-rape, na ang pinaka-worst pa nito maaring sila pa ay patayin. At ito ay maliwanag na nakikita natin sa mga maraming pangyayari na nagaganap sa Pilipinas. Sa survey, makikita natin napakarami nang nare-rape na ngayon sa buong mundo, ganun din sa Pilipinas. Kaya nga, ang pagtakip sa isang babae, ito ay pangangalaga sa kanila, katulad na nabanggit ko kanina, at ang ilan din sa karapatan ng kababaihan, yung bang sila ay may karapatan na tustusan. Sila ay may karapatan na pangalagaan, mahalin, at araguayin. Marami tayong makikita, actually si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinag-utos niya sa mga kalalakihan na pangalagaan ng mga kababaihan. Tulad din bawa sa isang hadith na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na kung sino man ang nagkaroon ng mga anak na mga babae at kanya itong inalagaan ng mabuti, naging mabuti siya sa kanila, siya ay makakapasok, ito magiging dahilan na siya ay makapasok ng paraiso sa kabilang buhay. So dito natin makikita, mga kababayan, na ipinag-uutos sa Islam ang maging mabuti sa mga babae. At ganun din sa mga asawa. Halimbawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinakamahusay sa inyo ay yaong pinakamabuti sa kanilang asawa. Sa mga magulang naman, sa mga kababaihan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang paraiso ay nakasalanay sa paanan ng iyong magulang. At bilang pagbibigay ng respeto sa mga magulang, particular sa ina, tatlong beses actually na sinabi ng Propeta Muhammad ang masigit na karapat, may karapatan ng ina kaysa sa ama, na kung saan ang ama ay mayroong isa lamang karapatan. So dito, ilan lamang ito sa mga makikita nating mabuting pagtrato ng mga Muslim, aral ng Islam sa mga kababaihan. At ito ay taliwas doon sa mga tinasabing misconception na nabanggit ko kanina. At itadagdag ko na rin, ang babae ay may karapatang magtrabaho sa Islam kung ito ay naayon doon sa Islamikong panuntunan, na ito ay tumutugma doon sa pangangailangan ng isang komunidad na kung saan ay kinakailangan ang babae ang manilbihan doon. Ang kababaihan ay sila ay may karapatan ding maghawak ng kanilang kayamanan, may karapatang kumuha ng mana, may karapatan din silang magnegosyo na hindi dinidiktahan ng kusino man, na hindi na kinakailangan pa ng pahintulot ng kusino man, subalit kinakailangan ang kanilang negosyo, ay tumutugma at umaayon doon sa mga pinahihintulot na aral ng Islam. Hindi maaaring ang sino man, lalaki man o babae, ang magninegosyo ng mga pinagbabawal o mga haram na bagay, sapagkat ang Islam, katulad ng binanggit ni Brother Muhammad kanina, ito ay kumpletong panuntunan ng buhay. Na kung saan, nandito ang tinatawag ng lahat ng yung tamang pamamaraan. Susundin na lamang ng isang Muslim ito, wala na siyang kinakailangan pang mga idadagdag o kung ano paman, at kung ito'y gagawin niya para sa dakinyang kadakilan tagapaglikha, bibigyan siya ng biyaya sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. So malawak ang talakayin na ito, mga kababayan, hindi natin ito matatalakay lahat. At inshallah, sa iba pang mga pagkakataon, inshallah ay naway mapalawig natin ito, ang mga usapin na ito. Abu, I think we have one sister that she wants to embrace. Mashallah. Assalamu alaikum, sister. Allah Akbar. Mana? Hello? Hello po. Hello. Magandang gabi po, sister. Kamusta kayo? Okay naman po. Mashallah. Saan kayo sa atin? Sa Santa Maria po. Bulacan? Laguna po. Laguna. Mashallah. Allahu Akbar. So, ready ka na ba na mag-embrace ang Islam? Opo, ready na po. Walang pumilit sa'yo? Wala naman po. Mashallah, mashallah. Nobody forced you to be a Muslim. Alhamdulillah. This is your own choice, sister, ha? No. This is your own choice?
Sa iyo lang ba to, sister? Ikaw ang nag-decide na mag-embrace ng Islam? Opo. Opo, alhamdulillah. So sundin mo lang yung sasabihin niya at saka pagkatapos na ikaw ay isang Muslim na inshallah. Okay? Okay, sir. So, repeat after me. Say, ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Oh, ما شاء الله. Congratulations. Congratulations, sister. أول يعني نشكر كمان نشكر شيخنا الشيخ نوح. يعني اللي يسعدنا نشكر الأخوة والأخوات اللي اتصلت الآن وكانت سبب في إسلام هذه الأخت. نسأل الله أن يثبت على هذا الدين. ونستحث الأخوة والأخوات أيضا على العمل يعني لخدمة هذا الدين وأن يكون كل منهم يعني داعي لله سبحانه وتعالى كلهم بحسبه يا أخوان. والجهد مبارك إذا قارنه الإخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الأخوة والأخوات تسأل الآن سؤال الحلقة نكرر انه عدد الذين اسلموا بعد حلقة الاسبوع الماضي كم عددهم ذكرتها في بداية حلقتنا هذه. طبعا انا اذكر الاخوة والاخوات الاكارم انه الاسبوع القادم ان شاء الله حلقة الاسبوع الاربعاء القادم ستكون مثيرة وغنية وكما يقولون يعني كاملة الدسم بمعلوماتها مفيدة وليست مضرة ان شاء الله للصحة في ضيفها ايضا في موضوعها وأيضا في جوائزها ستكون جوائزها استثنائية بإذن الله تعالى. فكونوا معنا يا أخوان وذكروا كل من تعرفون أنه يتابعنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. طبعا أنا أريد أن أوجه رسائل شكر بعد شكر سبحانه وتعالى لكل من يعمل لخدمة هذا الدين وخاصة هذا البرنامج يكون معنا حقيقة بجهوده. نسأل الله أن يكون جهودهم سنأتي على ذكر أسمائهم وسيكون لهم تكريم خاص بإذن الله تعالى مقدم من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة. Abu Umar, I'll go back to you. Inshallah. You know, we talked about ما دينك. Do we still have something about من هو نبيك? Yes, we have to explain to them about Muhammad. So, alhamdulillah, yung katanungan kanina na pangatlo is yung man nabiyuk, sino ang propeta na ipinadala sa inyo? Alhamdulillah, maraming mga tao ngayon ang nagkakaroon ng problema sa paggawa ng mga masasamang salita o hindi magandang drawing tungkol sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit, ano ang rason? First reason, ang unang rason, hindi nila kilala si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang rason, kinuha nila ang impormasyon tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maling mga tao. So, kaya kung titingnan natin, napakaraming tao simula nung naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ngayon, maraming mga tao ang nakakakilala kapag nagsimula na sila na magbasa tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya naging propeta, kung paano siya kung sino siya bago siya naging propeta. Kung ito ay nakita nila sa tamang impormasyon, sa tamang libro, sa tamang tao na naibigay sa kanya, walang sinuman sa kanila ang magre-reject kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala. Unang-una, bakit si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakahuling propeta na ipinadala ng Allah. Pangalawa, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang huling mensahero na ipinadala ng Allah. Meaning wala nang propeta, wala nang mensahero na darating pa pagkatapos ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung pinakamagandang point na dapat maintindihan ng iba. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya raw ang paypaan, ang nagpaalam sa mga Muslim kung paano mahalin, paano sundin, paano igalang si propeta Muhammad, si propeta Jesus alaihi wasallam. You see, Sheikh Nasir, I will speak in English so that some people they in this part only. Said Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the one who told the Muslim to love, respect and follow Jesus alayhi salam. That's why we as a Muslim, we believe, we love, we respect Jesus as one of the mightiest prophet of Allah. And all the prophets and the messengers, yes. You still love all of them. And because the point is sometimes some people they said that, oh, the Muslim, they believe only in Muhammad. They don't believe in Jesus. And this is wrong. So, bilang mga Muslim, lahat ng propeta na nauna kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like Moses, David, Aaron, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jacob, Lut, Noah, John, Jesus, ay itinuro ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino sila.
at paano sila tanggapin, paano sila mahalin, paano sila sundin, paano sila paano gampanan yung kanilang ginaganap. So, katulad lamang ng dalawang point na ito. Ang unang-una, yung sinabi kanina ng brother natin, si Brother Omar, sabi niya, nakasulat sa Biblia ng mga Kristiyano kung paano ang katuruan ni Jesus alayhis salam. Sabi niya, katotohanan, mayroong pumunta sa kanya, di ba? At saka nagtanong. Said, good master, what is the first commandment? First commandment, meaning in Christianity, there is a first commandment. If you believe on the first commandment, you will be saved. But if you don't believe on first commandment, you will lost. And it's so, right? Yes, what is the first commandment? Jesus said in their book, He said, Hear, O Israel, pakinggan mo, O angka ng Israel, the Lord, our God, is one Lord. Subhanallah, ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay nag-iisa. Worship thy God with all thy hearts. Sambahin ang Diyos ng buong puso. With all thy might, ng buong lakas. With all thy strength. And none else to be worshipped except only one God. Subhanallah, the teaching of Jesus, ang tinuro ni Jesus na sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. And this is what happened to the Muslim now. Sa Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Jesus alayhi salam, na mention ito ni Brother Omar, o ulitin ko lang, sabi ni Jesus, Inna Allah Rabbi, katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon, wa Rabbukum, at ang inyong Panginoon, fa'buduhu, sambahin siya, yan ang matuwid na landas. Pero ang point dito, sinabi niya ito sa mga taga-Israel. Hindi niya ito sinabi sa buong sangkatauhan. Sinabi niya sa taga-Israel kasi doon siya ipinadala ng Allah. Anyway, babalik tayo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya ng paipaan, he is the first person created by Allah subhanahu wa ta'ala in the best of manner. In the best of manner. And he will be the best of example na sinusunod ng mga Muslim. At ilan lamang yan sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang advice ko, my advice to our viewers, basahin nyo kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagiging propeta at pagiging tao, and you will accept him inshallah in your heart, and you will follow him inshallah. We have him. Mashallah again. Allah يجزاك هالدقيقة حقت أبو جبريل بتاخذ رقته. Okay, السلام عليكم sister. Mashallah. Hello. Hello. Kamusta kayo? Okay lang po. Saan kayo sa atin sister? Sa Mindanao po. Saan sa Mindanao? Opo. Saan sa Mindanao? Sa Cotabato po. Cotabato, mashallah. Pahinaan nyo muna yung konti TV. Yung TV nyo, ha? Para at least maklear yung salita mo. Marinig namin. Only a minute, brother. Yes. Paddan. Okay. Okay, repeat after me, sister. Say, ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. Ashhadu. أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أشهد أن أنا محمدا محمدا رسول الله رسول الله ما شاء الله congratulations sister congratulations sister ما شاء الله okay another one the last one الله أكبر يا رب عمر yes sister kamusta kayo Mabuti. Ready ka na mag-Muslim? Ready na po. Mashallah. Saan ka sa atin? Sa Cavite po. Cavite, mashallah. Welcome, sister. Sundin mo lang yung sasabihin niya, Muslim ka na, inshallah. Pad. Okay. Dama al-khitam, miskin, sallallahu al-fadl wa-tawfiq. Okay, sister, say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Mashallah. Are you happy, sister? Congratulations, mashallah. Alhamdulillah. May Allah قاعد بلس. طبعا الوقت دهمنا يا اخوان. نذكر الاخوان بالرقم الاتصال على الواتساب لرسالة الإجابة 054-05-9-0-5-6-5-1 على الشاشة الآن. الأخت اللي والسؤال كم من عدد من أسلم بعد الحلقة الماضية؟ والأخت اللي فازت معنا حور عبد الرحمن الأكبر في الأسبوع الماضي. الأسبوع القادم أحبتي في الله سيكون ضيف البرنامج الأمير الدكتور نايف الشعلان للحديث عن محاور مهمة في الدعوة سبحانه وتعالى وعن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل
التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وستكون لك جوائز قيمة مقدمة لمن يجيب على سؤال الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله تعالى، أشكر الجميع وأشكر الأخوة في مكتب الدعوة توعية الجاليات في البطحة على رعايتهم هذا البرنامج. حتى اللقاء في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين، من أقصى المغرب للصين. لو أملك كل، لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين، من أقصى المغرب للصين. لو أمر